Magandang hapon mga tropa. Ako nga pala si Suswami. Kasama ko si Pelvis. Sorry ha. Ito na nga tayo. Day 3 ng ating group stage. Kami nga kasama ko si Aaron. In fact, you guys don't know who he is and I don't know what's going on with you guys. But yeah, it's day 3. Tigan, quite a lot of spice na nangyari kahapon. Pero yung panimula ng araw natin ngayon, Chris, nakita natin kahapon, no? Matches versus Gaon Gaming, yung Bisaya Derby natin. Meron din tayong close-out, nung, parang rematch ng play-ins, no? CGT versus Vanguard kahapon din ng the last match, kung di ako nagkakamali. Yep, definitely napaganda ng resulta. Kumbaga, may isang game lang onto the round number 2 or match number 2 natin kahapon ng Matches and Gaon Gaming na umabot nga ng set number 3. But for sure, apat na serye ang ating makikita for today. So, ano pa ba ang in-expect natin? Talagang crossbar action for this Sunday na makikita natin. And let's take a look at the calendar. Para syempre, may mga preview din kayo kung ano nga ba talaga yung naging takbo nitong araw natin. And for today, nandito ngayon tayo sa group stage ng ating regional finals. And next week, group stage ulit, syempre, from Friday to Saturday at make sure na nakahanda kayo dito sa date from the side of the playoffs. Yep, yan nga, no? So this is the last day of our group stage this week. Pagkatapos nito, may konting pa ngayon mga players natin. Pagbalik natin on the 27th, doon tayo magkakaroon ng third matchups for most of our teams. And it's gonna be an exciting one, no? Kasi after this first week, when the smoke clears, after all these matches, makikita na natin yung panimulang standings ng mga teams natin pagkarating ng duro ng araw. Pero in case you guys don't know, ito yung format natin dito sa group stage. Best of 3 lahat, single round robin, so maglalabanan yan tag-iisa. They're gonna get to fight all the other teams within this group stage. So that's 7 matches per squad. Then when we get to the playoffs, top 4 teams lang po yung mga kapasok. So yun nga, medyo may pressure para sa mga teams na medyo wala pa masyadong panalo. And I think number 1 from there, yung kailangan natin bantayan, no? Yung mga medyo middling as well, kasi labanan niya ng top 4 para makapasok to make it into playoffs. And our prize pool, pare, medyo malaki to, 20,000 USD. That's equivalent to a little more than ₱1,000,000. Definitely napakaganda rin talaga ng opportunity dito ng mga teams natin wherein they need to look forward din etong kanilang pwedeng mapagpalanunan. And for sure, dito sa day number 3 natin, exciting agad. Unang matchup, makita natin that the side of Pacific MACTA, they are now facing the side rin ng kanilang kalaban na hinihintay din, which is Sunday Shrooms, na yes, maganda rin yung naging laban nila way back dun sa nakita natin na resulta on the side of Ubek Maniac. Pero ang problema, nakakuha nga sila ng 2-0 sweep. Pero let's take a look at the updated standings para syempre aware din ang kani-kanilang mga supporters. Yeah, yun nga na yung panimula natin ngayong araw na to. I think Vanguard and Mad Chess here with a pretty perfect record, with Vanguard being a little bit higher because of the fact na yung set differential nila, no? 4-0. Masyadong malinis pa rin yung record ng Vanguard, so they're gonna be top 1 for now. Matches up in second, closely followed by Ubek Maniac and Pacific MACTA. Kung mapapansin natin yung nangyari kasi sa Pacific MACTA, first match pa lang nila, kalaban nila kaagad yung SGG Reborn. Yeah. So, SGG Reborn, we're not expecting to be higher in the standings just yet because nga, yung simula ng season nila, yung simula ng group stage nila, already with a loss. So, they're gonna be in 5th here, Sunday Shrooms in 6th right now. Then you've got Gaon Gaming and Chulanga Gaming Team at 7th and 8th. So, yun nga, no, based on these standings, ang possible na umangat ngayong araw na to, no, I think would be here for Sunday Shrooms. You've also got the possibility of Ubek Maniac doing a lot better against against their opponents here, para makita natin whether or not Ubek Maniac can actually make it to the top. Remember, nasabi natin na yung Ubek Maniac, yung one of the best teams in Cebu or the best team in Cebu by consensus. But right now, the results are not showing it. Albeit, no, medyo maaga pa naman. Day 3 pa lang. Week 1 pa lang. So, only time will tell if they can stay here at the top. The consistency, no, yun yung test ngayon para sa mga teams na nasa taas ngayon. Tama ka dyan, na point out mo lahat na kailangan tignan ng mga reminders na itong mga teams natin. Pero let's take a look
at the matchup for today. First of all, makikita agad natin sa unang listahan, Pacific Macta up against the side of Sunday Shrooms. At susunod naman, we have SEJ Reborn up against the side of Ubek Maniac. And third match naman natin, Cholanga Gaming Team up against the side of Gaon Gaming. And last, but not the least, Matches versus Vanguard. Yeah, medyo interesting to. I think the one that's match to really look forward to today is this Matches versus Vanguard one. No? Kasi sabi nga natin, no, Vanguard, they have the potential to be one of the top teams and they are going to be going up against one of the top teams right now. So Matches, previously seed number 3 out of playoffs during Masters, doon lalabas yung totoong lakas. Yeah, I expected this. Yung ban out ng sub-base Pacific Macta have been very dangerous on this map. So we're gonna start dito sa compound with the GR side naman ng Pacific Macta. Medyo mahirap to for Sunday Shrooms. I think Ankara would definitely be the best bet para sa SS, which is a little bit sideways from what we would have expected dito sa map dito. But if the numbers ring true, kasi yung problema dito, man, when it comes to compound, medyo praktisado kasi yan ang lahat ng team. So Sunday Shrooms compound is gonna be gonna have to be a very good one to be able to beat Pacific Macta here. Mm-hmm. And katulad nga na mentioned ko kanina, compound is a big option para dito sa side ng Sunday Shrooms. And syempre ang Kara, normally na rin ito yung pinaka secondary pick ng Pacific Macta onto their pool. And last but not the least, support, makikita na naman dito natin itong dalawang sniper para dito sa side ng Sunday Shrooms and the side of Pacific Macta na mag-match up. So let's see. I'm excited to look forward kung aabot nga tayo dito sa ating set number 3. Pero syempre, focus muna tayo dito sa compound. Sunday Shrooms na ma-pick. Ano kaya yung pinaka-interesting na pinaplano kaya nila? Yeah, I mean, when it comes to compound, syempre, yung behavior early in the round when they want to take that mid control, at least on the international stage, no, you want to avoid mid for as long as possible. Yun nga lang pare, nasa Pilipinas tayo. Ang usual na itsura nito, at least in the first few rounds of the game, is suntukan muna tayo sa mid, tira natin kung ano mangyayari. And with Sunday Shrooms here, man, they do have that kind of pug-like play style pag dating ng ganitong mga matchup. But up against Pacific Macta, it's a little hard to pull that off against a team that's so well protocoled, so well drilled. Mm-hmm. And especially, katirag yun na mention mo, parang kumbaga testing the waters muna for the first few rounds of the game, lalong-lalo na dun sa naging suntukan. Magiging suntukan dito ng mga teams natin into the mid side. Pero for sure, pwedeng maging passive rin to para side ng ating team ng Pacific Macta and Sunday Shroom. Pero napakadami pa rin talagang mga strategy na posibleng maging secret weapon ng Sunday Shrooms ngayon, knowing Pacific Macta has the highest win rate or rate dito sa kanilang GR side na nakita nga natin kanina. And blacklist para dito sa side ng Sunday Shrooms, medyo mababa in a way na around 40 below percentage na pansin natin dun sa kanilang team stats. Yeah, so definitely not the lesson kinuha from Masters, no? Where they did not have the best performance, but now we're gonna be in a new dawn, a new day. Panibagong event ngayon para sa Sunday Shrooms. First point of contact, si Justin is gonna be eating a lot of bullets here. Medyo bawas na bawas siya dito. ZYKR in the open as well. Kita sila inside of the site. Revenge, also cognizant of the possibility ng Sunday Shrooms, naghahanap ng kahit anong purchase dito towards LB. Pero slow and steady pa rin para dito sa dalawang teams natin, knowing Sunday Shrooms
having their time para i-control at makuha. And now, Suna 360, na-eliminate agad ito si boss mo, Aldrin. Pero, again, ito yung pinakamaganda sa simula para sa side ng Sunday Shrooms. Nakukuha agad nila yung timpla, nakukuha nila yung konting momentum in terms of the pick-off ng side ng Pacific Macta. Pero, right now kasi, malalaman natin ngayon if maganda ba yung pag-enter nila either A or B site sa mismo magiging plant. Yep. And it's gonna be slow takings dito. With Aldrin down, one of the key players for Pacific Macta who does kind of throw a wrench into the game plan ng mga kalaban nila Sunday Shrooms, they have the possibility of taking this first round. But the problem is, pare, and medyo nauubos na yung oras. We have less than a minute here. And MVA, very confident right here outside of window. You have everything covered here by Pacific Macta. And yung Sunday Shrooms, pare, medyo pabalik-balik sila sa dalawang sides ng mapa natin dito. But Justin gets set. Rasuna 360 wow. Here with a ball bang. On to Justin din. Bawi lang dito. A head for a head. A tooth for a tooth. A nail for a nail, diba? Pero ito na nga, 3v4. With a double sniper dito na meron yung Pacific Macta. Medyo mahihirap makapasok yung Sunday Shrooms. Despite the fact that they do have this man advantage. And with revenge on the sniper here. Spotting out one. No! What? He gets run and gunned here galing kay RRM. Tamang run lang papunta ng kalaban mo. 2v3 dito now. The bomb finally down. Suna gone from the face of the earth here. RRM and Batangs. Kaya na lang yung kailangan magbantay dito. ZYK looking for an angle dito sa may 2F. Makita natin. MVA generating pressure sa may kabilang side ng mapa dito. Batangs are in the open. Shot down! Now it's gonna be a 1v1. RRM, MVA. Here maghahanap ng timing si parang MVA dito. Push out. Galing sa kanya. RRM knows where he is. Fake on the defuse. But the headshot to clean him up. Pacific Macta, despite all of that, first round goes to them. Napakaganda at linis agad from the side of MVA. Having the clutch and having the vision divided with the help of ZYK. Nandun yung damage. But again, a good effort from the side of Sunday Shrooms. Maganda yung simula nila na nawala agad dito si Aldrin. Justin as well. Siyempre si Revenge na na-pick off agad nila. And Suna 360 popping off. Ayun yung gusto mo ring makita agad. First round pa lang, nakakuha na siya ng tigda dalawang kills dito sa koponan ng Pacific Macta. But again, a default setup from their side. Pero looking at the minimap, may kita mo rin na may nag-overextend dito from the side of Aldrin. Kaso nga lang, hindi na kinaya pa. Pero Justin ngayon, nabas mismo. Pero siya pa rin ang makakuha on the side of RRM. Yeah, that's why he's one of the key players here, man. As soon as something goes sideways, Justin is there to equalize. Kaya expect mo talaga yung pag-pop off ni Pacific Macta on the back of Justin getting those very important kills. Yung mga impact kills galing sa kanya, yes, he's not the most highlight player, but when you see him picking up kills like that, usually it turns into a shifting the scales in the favor ng Pacific Macta dito. Because as soon as that happened, kung mapapansin mo, biglang bumagal na naman yung Sunday Shrooms na walang sila ng idea kung ano, saan nga ba tayo titingin? Kasi biglang nandyan si Justin sa may kabilang side. Alam natin may sniper, si ZYK, si Revenge, nakabantay ng mga extremities ng mapa dito. And now, Suna 360, trying to spot out anything here through LB. Not gonna see anything just because of the smokes and the timing here. Si MVA dumating na rin, double team dito. So for Sunday Shrooms, medyo mahirap pang explore ng mapa at this point in time doing na nawalan kayo ng control. Not even through mid, no control of curve either. Sunday Shrooms poking and prodding, trying to find a way to get any kind of info, honestly. Oh, yun lang. Yung information na yun, nalaman agad from their team, knowing Suna 360 as the option to get the kill. But again, Revenge, through the smoke, nakakuha agad siya ng initiation para dito sa kanyang kampe. Pero ang problema, ZYK with a good kill. And now Batangs, kahit sabihin mo na flash out ng ZYK, may third eye pa rin siyang nakatago, pero doon sa may likuran na naman. Oras ah. Suna 360. He knows. Nandito na si ZYK. Pero nakita niya doon sa baba! Oh. Mali ata yung tinignan dito ni Suna 360. Yeah, a little unfortunate. Si ZYK, maganda yung idea niya doon. He had an idea na papasok nga yan ang A. Kasi the last time they saw the C4, it was actually going in that general direction. No? Pero with that being said, 0-2 dito, Revenge already up in the middle of mid taking down the enemy sniper with Zetra down. That's gonna be
less control sa mga longer angles natin sa mapa na to. And again, with Revenge having pushed up through mid like that, Sunday Shrooms, they have to respect those angles, pare. And speaking of angles, napaganda rin talaga ng pag-hold ng angles dito from the sum of the players on the side of Sunday Shrooms. Pero Pacific Bacta, kahit mas na maganda yung advantage na ipinapakita dito ng Sunday Shrooms, mas nako-convert pa rin into a good effort para sa side ng PM, and knowing that the side of Revenge, nakakuha na agad dito ng isa, and now, two of the snipers from the side of SS na wala na para sa kanilang team. So ano na naman ang kanilang ginagawang plano dito? Kasi katulad nga na nang mention natin, medyo, in short, nagkakaroon talaga sila sa pagre-rely dito from the side of Suna 360, J-Vice also, and overall, kung sino talaga yung kaya magbuhat ngayon sa kanila, eh kailangan rin nilang alagaan or kaya nilang dapat sabayan at the same time. Pero yung problema kasi na Sunday Shrooms dito, yeah, they like playing the clock down to the last second, which unfortunately, Pacific Malta more often than not, no, hindi sila nagbabite doon sa bait na yun. But what is it? Is that three snipers sa Sunday Shrooms? What the hell is going on? What incarnation? Pero 3v4 to, ah. Knowing na wala sila masyadong space dito, they're gonna have to depend on the rifles for now, knowing that, of course, there's already ZYK out in the open. Oops, little whiff on the smoke there. We'll pretend it did not happen. Ito muna nang need as he backs off. They're gonna be double-teaming this ZYK. Kasama niya si parang MVA. Not gonna check this angle, I think. Dire-diretsyong pasok. Tignan mo yung pasensya dito. The patience out through the window. They're gonna make their way inside of the side. No checking of the corners here! Double triple MVA! Kill! MVA single-handedly smiting down the Sunday Shrooms players! Ang gandang simula ito para dito kay MVA. Knowing first round, nakakuha siya ng clutch. Ngayon naman, round number 3, triple kill. 3 kills already. Dahil lang dun sa pagkakamaling, hindi tumingin sa bandang kanan na bahagi ang side ng Sunday Shrooms. Na biktima agad sila from the side of MVA. And as is, nakita agad natin talaga kung paano lang agad nila mapunish. And again, katulad nga na mention mo, with the buy some time dito para sa side ng Pacific Macta, hindi nila masyadong inaalala na bakit hindi pa pumapasok dito sa mga sites natin ng side ng Sunday Shrooms. Yeah. Well, dangerous though. With Sunday Shrooms, nakakuha sila ng control dito sa may curve, but the problem is there's smoke on the other side. Hindi sila pwedeng basta-basta mag-push dito sa may B. So it's gonna be slow pickings habang nag-aantay na mawala yung smoke nila. But I like this. For Sunday Shrooms, kasi medyo kanina pa sila nag-over-explore ng mapa. Because of that, they wasted so much time. At sila naman yung nakaramdam ng pressure that should have been in the direction ng Pacific Macta. But here, Suna. First out, first contact, making his way forward, walking into the crosshair ni Justin. It's gonna be hard. Kung kita yung baril mo, pare! Ayun lang. Headshot right through the smoke. Wala akong magagawa. Back off muna, Sunday Shrooms, sabi nila. Kailangan mo na respetuhin yung pagkakamali dun. On the side of Suna 360, hindi rin talaga ina-expect ni Suna 360 na yes, may kita yung slight nozzle or yung mismong kalahati nung sniper mo, and now Revenge having the problem para dito sa side of Sunday Shrooms. Ano naman si MVA? Pero ang problema na naman, RRM, wala na naging information, and there we have it. Another consistent round para sa side ng Macta. Four rounds now in a row, but as a Pacific Malta, they're looking like they want to roll over Sunday Shrooms dito. And I mean, not surprised if they do. Oh, and that Sunday Shrooms pare, 6th seed sila out of Masters, and with Pacific Malta being the best, one of the two best in the Philippines pare, hindi ka talaga magugulat. But now, an answer back dito, palitan muna, suntukan muna tayo sa mid, sabi nila. 1v1, 4v4, doesn't matter, man. Here, with MVA being taken down, but Batang's on the other side, gone as well. Equal pa rin yung mga bagay-bagay. But the problem now is Sunday Shrooms. Yes, in terms of manpower, equal tayo. But the map control, kulang pa rin, pare. Daming kailangan kunan nilang pansin. And I guess, therefore, kailangan talaga nilang manalo sa gunfights. Dahil Revenge popping off ngayon dito sa ating laban. And now, Setra with a good initiation. First kill pa lang, or
second option para dito sa side ng Sunday Shrooms na makakuha pa rin talaga sila ng proper execution up against the three members then. So equal numbers para dito sa side ng dalawang teams natin. At again, walang masyadong umuposisyon sa mismong A na medyo nagiging alanganin ngayon to para sa side ng Pacific MACTA na depensahan agad-agad. But again, I think this is a free site lang naman para dito sa side ng SS. Yeah. But the problem is, man, nga, kahit free site, yung problema nila, pare, si Setra, nga, naka-sniper, depending on whether or not they can get the right timing sa kanilang post-plant dito, baka makapahasok pa rin yung Pacific MACTA. So Setra, gonna push out all the way towards RS, Aldrin and ZYK, tagi-isa nga yung napilas nila, si J-Vice na natitira. But here, the 1v3 dito, ZYK from 2F, spotting him out, takes him down, and that's gonna be the fifth round for Pacific MACTA. Ay, ay, ay. Huwag mong sabihin, hindi kaya pa dito ng site ng Sunday Shrooms na makakuha ng isang round. Napakahirap rin, to be honest, na at this point, round number 5 na round number 6, kailangan mo na rin baguhin yung strategy nyo on how you will attack the sites. At ngayon, revenge, ang napakadaming engagement na pwede nyo makita dito mismo sa LV. And now, Jay Bias will fall down also. Aldrin, with a good backup. Napagandang setup from the side of Pacific MACTA. Ready sila. Kahit sabihin na natin nag-push forward yung apat na members dito ng Sunday Shrooms. Oh man, it's not a good start, pare. Look how far forward yung pwestuhan na ngayon ng MACTA. Halos nakabantay na sila sa RS ng Sunday Shrooms. Hindi na sila makakalabas dito. And the problem is, the C4 kay Suna 360, pare. Ang daming babantay. Kung magkakaroon ng tamang timing dito, double peak galing sa kanila. Suna, he does get one, pero mapipitas siya pabalik C4. Ngayon, stuck in the open, in the hands of Pacific MACTA. Di ko alam kung paano magagawa ng Sunday Shrooms na baliktarin yung round na to. Sobrang hirap. At tinamay yung push out nila. Si Revenge nakabantay lang sa may kabilang side ng door. Tingin niya out through the window. Great angle. Miss on to RRM. Ang bilis ng headshot ni Revenge. Sniper man yan o pistol, makukuha ka pa rin. Si Batang Zalang natitira. 1v4 dito. Think his way over into RS. Si MVA nakabantay. And it's just too fast. Pacific MACTA with another round. Consistent si para dito sa side ng ating Pacific MACTA. But again, knowing that the side of Sunday Shrooms, napakahirap na ito sa ganitong scenario from the start of this first half na yes, nakukuha nyo lahat ng gusto nyo makuha, pero ang problema, yung mga kills, hindi nako-convert into a round win. And for sure, if you want to win this round, either maging maganda yung post-plant nyo, maging maganda rin yung pag-execute nyo, at yung trading rin para dito sa side ng Sunday Shrooms, kailangan laging present, kailangan laging nandoon at online na online dahil panigurado up against Revenge or ZYK ay kita nga agad natin. Uy! Double peak galing sa Sunday Shrooms. Maganda yung timing ng mga pangyayaring yun kasi yung problema again. Aaron, you look at it. Pacific MACTA, ang dami pa rin nila nakuha ang control ng mapa. Sunday Shrooms, oo, lamang nga sila sa manpower. This time, di natin alam kung magagamit nila yon to be able to flex it sa Pacific MACTA to make sure that they can actually win this round. Kasi medyo fearful sila. Kung mapapansin mo, napakaingat ng galaw ng Sunday Shrooms. Sobrang dami binibigyan nilang respeto sa mga players ng Pacific MACTA. And I think my idea dito si Revenge, yun na nga, J-Vice. Down at the hands of the quick scope ni paring Revenge here. Still, one of the best in the Philippines. That's two other players on the other side. Batangs out in the open. Taken down. Suna. Tamang peek out dito. C4 naharap na nga po ni parang Revenge. But the answer back. The 2-for-2. Galing sa kanila. 2v2. 2-for-2 as well. C4 naharap na nga ng Sunday Shroom. They take back control of the situation. Pero ito, yung backup on the side of ZYK. Ready nga ba? Pero nandun pa rin naman. Itong si Suna 360. And again, Setra, I think they need to move forward. Bilisan agad nila yung rotation para, yes, pwede nilang makita agad yung isa sa mga players ng Pacific MACTA, which is si Aldrin, na pwedeng papasok mismo dito sa A side. And now Setra has the information para dito kay Aldrin. Pero ang problema, si Suna 360 pa yung nabigyan. Yung may hawak pa ng C4 para sa kanilang team. But definitely a double swing from the side of Pacific MACTA.
nakuha pa rin dito ni ZYK yung trade. Yeah, it's looking real hard, man. The Protocol to Pacific Mokta dito, yung mga double peak nila, yung mga ganyan mga maliliit na bagay kasi even in the smallest moments, you're still playing as a team. At yun, makikita natin ato Pacific Mokta. But here, Zetra, unang kill galing sa kanya to take down Revenge. For the first time in a while, ulit, kakaroon ng manpower advantage yung Sunday Shroom dito. ZYK, aware of the possibility may mag-push up dito si J-Bice yun. Disrespect through the smoke. Maghahanap siya ng pangalan sa may kabilang side pero walang nakabantay dito sa storage. He has to check these angles. And it's slow pickings galing sa kanila. Knowing na bawas ng isang tao yung Pacific Mokta, they have to be careful of the other side! Ang ganda ng timing dito kay Aldrin! But he does do a little bit of damage on the way up before he gets taken down. Medyo buhay pa naman siya dito. But with that being said, marami ng information yung Pacific Mokta. They're gonna be ready for this site sick. Whether or not Sunday Shrooms are ready to go in for it. Pero ito na nga, they're gonna be backing off a little bit. Gotta be careful. Take away that information na meron na, na binigay sila sa Pacific Mokta. Mm-hmm. And sa mga ganitong scenarios, kailangan mo rin talagang isipin kung paano pa mo pa rin masyashoutout na mapipinish o pwede ang dalawang players on the side of Pacific Mokta. Knowing ZYK, low HP, Aldrin, Oswell. Pero again, mas lamang ngayon sa numero ang side ng Sunday Shrooms. Pag pumasok sila ng sabay-sabay, mas maganda yung kailangan nila ipakita. And there we have it. A 1-for-1 trade na may kita natin on their team. And they still have plenty of time to come para iplanta itong C4. Pero nandun, eto si Justin. Mukhang healthy na healthy pa. Etong si Kuya mo, Justin. Pero ang problema, apat pa ang buhay dito sa Sunday Shrooms. Paano niya kaya lulusutan to? Knowing J-Bice, nakuha niya lang yung isang pagpitek with his AK. And now, dalawa na lang. Still, Sunday Shrooms, nakakuha na sila ng unang round para sa kanilang team. Yeah, finally, man. A long-awaited win para sa kanila kasi yung problema, man. Ang dami nilang ahabulin. 7 points na. 7 rounds na yung napanalo ng Pacific Mokta dito. They only need 3 more to go. And with this being the last round in the half, pressure's gonna be on kasi ZYK agad-agad nahanap niya ang ulo ni Zetra. The sniper, the young gun down, and the triple sniper setup ng Sunday Shrooms. Medyo hindi gumagana, pare. And again, maganda rin talaga kasi nung setup nila. Yes, double sniper, which is mas maganda yung kanilang mindset. If maganda talaga yung information na nakukuha lagi dito ni Suna 360. But again, Zetra, knowing Zetra ngayon, para nakikita ko siya as a support ngayon onto their team. Pero Suna 360, fragging out, nakakuha agad siya ng initiation. Mas nagiging aggressive ngayon siya all throughout this first half. Pero for sure, once na magkaroon tayo ng changes into the second half, kailangan ngayon makapag-adapt ng mga players ngayon ng Sunday Shrooms. And now Pacific Mokta just holding on dun sa kanika nila mga angles sa binabantayan. Knowing ZYK. Ayan na. Papasok na ata sila mismo. You should be aware. Having that one kill, they have to check the angles on the outside kasi tamang tago lang si ZYK dito sa batteries. Yung problema, pare, it's batteries, man. Dahil mong pwedeng taguan kasi hindi ka rin makakabarel, but he does get that first kill over onto Batangs. J-Bice, oh my god, ganda na timing, the movement a little bit too much for SS. They back off. Now, as that's going on right here, struggling against ZYK, tama nilalaro lang siya ng mga players dito ng Pacific Mokta. Now, nades out. Trying to flush them out of the angles. MVA already RRM on the other side ng mga smoke teams. Si RRM na lang natitira. Ang daming tao sa may kabilang side and he gets taken down right there through that smoke. First half done and dusted. Pacific Mokta in full control of our first game. Mm-hmm. Kontrolado at nagiging sigurado ang side ng Pacific Mokta. So again, to secure the map pick na pinili nga dito ng Sunday Shrooms sa mismong compound. And again, next map natin, naka-line up dyan para dito sa side ng PM is the Ankara. Pero for sure, sa ganitong scenario, kailangan mo pa rin makabawi. Kailangan mo pa rin hindi makakuha ng punto sa itong side ng PM kung ikaw ang Sunday Shrooms. Pero Sunday Shrooms kasi, isipin mo yon, 7 consecutive rounds. Ayun lang naman yung kailangan mong gawin. Pero ang problema, hindi basta-basta din nakukuha yung 7 rounds sa kamay mo. Knowing Pacific Mokta, ibang klase rin talaga yung performance nila pag sila na ang aatake dito sa depensa ng Sunday Shrooms. Yeah.
Now though, Pacific Magta, gandang flowchart nila dito. They take control of mid, and that push up through LA is something that's gonna be dangerous para sa kanila. Okay na, look at this, the smoke's on the other side. Suna na, nakita yung pangalan mo sa kabilang side, inside of C1. Batangs, double-pronged push galing sa Pacific Magta. Ang ganda ng pasok nila dito. Already, may control sila sa my site. And now, checking out on 2F. Walang tao nga muna. MVA waiting for that lurk out. Ang ganda nito. You have the full pressure sa loob ng site mismo. But there's a possibility na may dumating sa may kabilang side. Spray down, muzzle flash, spotted out through that smoke. Not gonna be converted yet. 3v5 revenge. Ooh. Perfect on the nade, taking them down. Kobe nga sabi niya. MVA takes down Zetra. J-Bice na lang natitira. At ayun na nga. Paubos na nga sila. 16 seconds left here in Pacific Magta. Not even a single life lost in this round. It's desperate. J-Bice, the key player ng Sunday Shrooms, not finding anything. Full confidence, full conflict galing dito. ZYK spots him out and finally takes him down. Ends his misery. And that's set point para sa Pacific Magta. Set point nga para dito sa kanilang team. And again, napakahirap ngayon na isipin na isang round na lang ang kinakailangan ng Pacific Magta to get and to clear out this set para sa kanilang team. Pero ang dami pa rin kailangan i-improve from the side of Sunday Shrooms na kahit pa paano, yes, nakakuha sila ng isang round. Pero yung isang round na yan, napaka-big impact pa rin para makakuha at mapanalo itong laban na ito. But looking at it, scattered almost dun sa mismong B-site, itong site ng Sunday Shrooms. Pero Pacific Magta, all the way dito mismo, papunta sa A. Mukhang mapapa-ehi ata itong mga players natin from the side of Batangs and J-Bice dahil sila lang dalawang nagbabantay! Ayun na! Yun nga, no? Full side take here. J-Bice able to take down two, but they have the opportunity to equalize the numbers. 2v2 tayo ngayon. Wala pang plan nga na nangyayari. MVA knows that RRM is out in the open. Try to play inside of the cubicle. Push forward muna. It's batting revenge. Trying to find an angle. But there's so much pressure coming in from both sides. And it's too clean despite all that Pacific mock. Side ng Pacific Magta, pero ang problema hindi gaano nag-workout. Pero again, Sunday Shrooms, that's a good effort para sa kanilang team. Nakakuha pa rin naman sila ng magandang round 1 win on the other side. Pero ang maganda dito, Pacific Magta with a good start. Paano ngayon i-break ngayon ng Sunday? Man, Crossfire is a team game. You might have the most insane shooter in the name of Zetra, but right now, they're not really looking much of a team. And yun nga, kanina pa natin na po-point out yan. And looking at the stats dito ng dalawang teams natin, ZYK, Revenge and MVA, 4 KDA, 3 naman dito para kay MVA and Revenge. And Justin as well with 1. And syempre, Aldrin with 0.6. Napakaganda and amazing nito. Napakataas na stat line para dito sa side of Pacific Magta with this dominating matchup ka natin na nakita. Pero for sure, Sunday Shrooms naman, balance eh kahit paano, pero kailangan pang i-improve itong kanilang naging galawan. Yeah, there's a lot of improvement to be done, but the problem is, pare, wala sila masyadong oras. Nag-aantay tayo na magpakita tayo sa Ankara kung di unang kakamali ng second map natin sa series na to. Sunday Shrooms, they're gonna have to do all of this on the fly, pare. So, I don't know what has to happen here in the next few minutes for them to win. Honestly, I it's starting to make me feel like it might be a lost cause for today. Maybe try and do your best still, pero try to learn from this experience, knowing na, of course, this is only their second match of the group stage. Hopefully for them in the following, the basics down. They can shoot, they can plant, and they have insane shooters. Pero in the macro scale, doon sila nakukulang. Tama ka dyan, and again, dito natin makita in terms of the both teams kung paano yung magiging plano, paano yung magiging takbo. Kasi I am excited ngayon na kailangan mag-move forward na kalimutan na nangyari para dito sa side ng Sunday Shrooms at magbalik tanaw tayo patungo dito sa Ankara kung saan ito yung pinakamaganda rin na pwedeng maging responsible na ibigay
ng Sunday Shrooms. Kaso nga lang, si Revenge, na-pick off agad itong si Suna 360. Yeah, that's one sniper down. Zetra, the main sniper, also trying to find some kind of purchase dito sa may long B, but the problem is, no, hawak nila yung second mid. Pacific Mocked, they're very familiar with the territory dito sa may sa Ankara, rather. Nakamag-move on na nga pala tayo sa mapang yun. But when it comes to Ankara, pare, the familiarity nga, the map control that Mocked can take is something that's very, very hard to get past, knowing that Sunday Shrooms, of course, they don't have the best macro in the world. Mm-hmm. And again, napakaganda rin talaga overall nung simula dito para side ng Makta. Knowing yes, medyo naging aggressive lang din agad etong si Suna 360. Pero both teams lang din. Naging overextension lang din etong si Revenge. Kumbaga, pabilisan na lang talaga ng reaction time on both of the sniper roles dito ng ating mga teams. But again, seeing this one, medyo nakascatter din naman ang side ng Sunday Shroom. So, for sure, sa magandong kalagayan kasi, pag iwalay kayo, oh, mahirap dream agad yung trade na may bibigay nyo onto your team. And now, napakita agad yan ng Pacific Macta at na-maximize agad nila yan with the help of Aldrin. Yep. The amount of damage that's being done here because of Sunday Shrooms, no? Yung exploration ng map is something that is definitely wanting some more practice, Revenge. Getting another kill here over onto RRM. Walang trade out, walang utility. At dito talaga, no, mapapansin mo talaga, when they're up against Pacific Macta, there's a lot of flaws in how Sunday Shrooms play the game right now na kahit na ganyan sila kalakas as players, yeah, maybe ranked, they're totally insane. The problem then would be, man, I don't even know what you can do at this point, right? Just go back to the server. Practice as a team. Talk about it. Game plan. Everything like that. Pero ito 1v2 ha. Possible again. Sabi natin yung young gun, si Zetra. Now he ran out of time. Yeah, it's just too much to ask for right now. Napakadami talaga ngayong options para dito sa side ng Sunday Shrooms having the round number 1 onto their team. And this is a good pattern. Definitely para sa kanila. Kumbaga, ito na nga ba yung katulad na pattern na kung sino yung pumili ng map, sila yung natatalo at yung opposing team nila yung nakukuha. Pero ngayon, this is still the first start of the round. Pero second round natin, may kita agad natin yung potential on the side of ZYK and Revenge. Nakakuha na tigisa, pero si Revenge, si RRM nga lang yung susunod pang audition sa kanyang kamay. Yeah, it's 2v4. And Aldrin knows where the C4 is. It might be curtains for this round. Flash out dito, galang kay parang MVA to get Zetra off the angle. Nakabantay siya over towards the main entrance. Nakabantay all right past this box. MVA playing with his food right now. Zetra cannot connect the shots. And the problem is, pare, yung Sunday Shrooms, dalawang sniper yung natira. Paano kayo makakapag-push out niyan? Justin, fully disrespecting Zetra's domain dito. Si Suna 360 na lang natitira. Secondary sniper, the IGL. Everything in his hands. Begins way towards yellow. MVA right past it. Double peak. Got into Pacific Mountain to clean it up. And that's round 2. And nakita agad natin yan from their team. And now Pacific Macta with this consistency. Kumbaga, overall, yung consistency nila simula nung map 1 or set number 1, tuloy-tuloy ulit yung aggression. Although, nagka-problema lang din talaga sila dun sa isang nakuha nga ng Sunday Shrooms. But right now, Zetra having the advantage ngayon with that angle. Kaso nga lang, hindi niya agad na-anticipate itong ZYK na makakuha ng aggression. And now, both teams. Ito ang pinakamahirap ngayon para sa kanila. Para dito sa side ng Sunday Shrooms. Oh, na may bumabantay agad para sa kanila. Pero doon na naman si Justin. With a kill. Ooh, yun nga lang. J-Bice with a good effort. A 2-for-1. Mas maganda ngayon yung trade para dito sa side ng Sunday Shrooms. Yeah, looking possible here. Pero wala pa sa side, pare. Having taken out Justin and Revenge, hindi yata sila nag-expect na mabilis yung rotation ng Pacific Macta. They're gonna bring in some sort of manpower dito. If you actually see that MVA is actually making his way past around the map. Or Aldrin yata to. If you can get the timing off of it, Sunday Shrooms kasi napaka-careful nila, nakabantay sila sa vents just in case may mag-push out.
But with Alterin making his way forward, ayan, nakita niyo si J-Bice. 1v1 muna tayo dito. Balikan ng bala sa kanilang dalawa. And there's pressure being felt in Sunday Shrooms. They're gonna start feeling pressure dahil kay Aldrin. They're gonna have to decide where they wanna go. They're being played with. They're being toyed with right now. There's less than a minute left on the clock in Sunday Shrooms. They've hit a standstill. Hindi sila makagalaw. They're stuck here, man. Ay, yun lang. ZYK pa rin. Ang bilis ng pag-responde para sa kanilang team. And now, Batangs. Medyo naging maganda sana yung positioning niya dun. Kaso nga lang, maganda yung naging read eh. Para dito sa side ng Nakta. And now, Aldrin with a double pick on the window. 2K para kay pare mong Aldrin. And now, Pacific Macta. This is a good opportunity dahil yung C4 nandun sa mismong mid. And now, the flash. Nandun yung pagbato. Kaso nga lang, Suna 360. They want to hunt down this player. Pero MBA, considering na bait out lang din lahat ng mga information na gather dito from the side of Sunday Shrooms. Yep, 3 rounds in a row here. It's this time, medyo different yung setup nila. Double sniper instead of a triple. Still Zetra out in the open. RRM pushing out onto Yellow. Makikita siya ng mga players ng Pacific Magta dito that does push it. Look at this! Tatlo yung nakabantay! Tatlo yung umabate! Justin Revenge taking down one! It's an MVA as well! Tag-iisa pare! You get a kill, you get a kill, you get a kill. Parang si Oprah yung pinapanood natin ngayon. Suna 360 and J-Bice na natitira just because of Pacific Magta. Full disrespect of the own RS nung kalaban, Sunday Shrooms. Desperate to stay alive right now. They're being hunted on all sides of the map. Mm-hmm. Napakadelikado to talaga para sa kanila. Para silang kinulong na hindi na makalabas pa. Eto na nga ba yung magandang barrier na isinet ng side ng Pacific Macta, considering all of the players kaya ng Sunday Shrooms, J-Bice and Suna 360, they still have a chance to prove na kaya pa rin talaga nilang lumaban, and might be a clutch para dito sa dalawang players nila from the side of Sunday Shrooms. Pero yung clutch na yun, eh, kailangan mo talaga i-workout pa dahil tignan mo naman yung setup na ginawa at in-establish agad dito ng limang members ng Pacific Macta. It's gonna be a messy one, man. Lahat ng members ng Macta nandito nakabantay at paparinig yung Sunday Shrooms dito sa may tunnel. Ikaw alam sila kung paano sila makakapag-push out. Aldrin spotted out. Suna 360. Pump fake muna. Careful, baka sakaling may tao sa may likod kasi yung problema. This time, Makto with a different look. All five on the site itself. Aldrin taking down the sniper. Si J-Bice na lang natitira. Oh, he takes down one, but there's too many people in his face. Sees white before he's taken down. Pacific Makto here with the fourth. Ay, ito mo naman. Yung mga ngitihan at tawanan. Ito ng mga players ng Pacific Makto. Mukhang nag-enjoy talaga sila of this matchup between the side of Sunday Shrooms. Pero ngayon, titignan naman natin yung mid access nila na pwede ngayong sugurin ZYK doon sa mismong linked area papunta dito sa may A. Pero ang problema, na-smoke out na rin to. And this might be a crossfire setup ni ZYK and Justin. And now, there we go. Nakuha pa rin naman no, yung no, trade. No, 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 they don't trick him! Hindi. Uno. Knife? Ano, no, okay. Kala ko magna-knife si paring Zek dun eh. Pero ito lang ano, double kill galing sa kanya. Two people left on Sunday Shrooms here. They know where the players of Pacific Macta are. Pero may isang kulang. Di nila alam kung saan nakatambay yung isa nilang player. So it's a question. Do we re-explore this map? Do we double take on mid? Do we double down on the idea? And it looks like they want to go towards A this time. Batangs. First point of contact, dalawa yung nakabantay sa'yo, pare. One down here. The kill from MVA takes him down to J-Bice, who unfortunately is not ready sa position ni Aldrin doon. Malinis na naman ang response onto their team. And now a 5-0 run. And again, sa gantong karera na itinatahak ngayon ng side ng Sunday Shrooms, I guess, hindi ko muna alam kung ano rin talaga yung tumatakbo dito sa kanilang isipan. Kasi knowing yes, nakakuha talaga sila ng mga kills. Kaso nga lang, in terms of the numbers, hindi talaga nila na-equalize yung kanilang potential. And once na makuha agad nila yung option na yun,
from the side of Pacific, MACTA, mas naglilint towards agad sila dun sa potential na makakuha na naman ng kill, katulad dito, which is si Revenge. First engagement na naman up against the side of Suna 360. Yep. Now they're making their way up here, Justin. Banda ng time niya dito, he finds Zetra. Alam niya may paparating pa mga ibang mga players ng Sunday Shrooms. Takes that kill, runs away with it. Now, Sunday Shrooms left startled. Di na lalo kung saan sila titingin, man. Naramdaman sila si Justin. Nakita nila si Revenge sa may kabilang side. Where the hell do you even go at this point? The only thing they have control of is mid, which is not necessarily the best. Now, Aldrin spotted out, taken down by Jay Bias, but Justin on the other side. Good for kill kay RRM. 2v4 tayo ngayon. Control na binigay ng Sunday Shrooms sa ating hotel, sa loob na rin ng tunnel. But look at this two-pronged approach here. Batangs finds MVA out through the bar. The kill coming in from Jay Bias as well. 2v2 na lang nga po. Nakaharap ng magandang timing yung Sunday Shrooms. Pero yung problema, wala pa sila sa site dito. Now, make it away on forward. ZYK on the other side. Ready for it. 2F taking down one quick scope onto Jay Bias. Doubling down. Changing the position. And look at this. May long side dito. ZYK not letting him plant at all. Meron na tayo paparating na flash. He can't see a single thing. Look at the delay that he's generating dito. Justin's slowly approaching from behind him. He has no idea. He's just about to plant now. But he's gonna get taken down. It's too much to be asked for. Pacific MACTA 6-0. Napakaganda agad ng kanilang execution, and knowing binate out lang din nila itong player onto the side of Batangs, and overall Pacific MACTA, considering at this point they have the advantage, 6-0 run, and moving forward dito sa mga players natin from the side of Sunday Shrooms na kailangan ngayon nilang makakuha ng puntos. Sabihin na natin hindi dapat isa kundi kahit pa paano maging apat to consider din dun sa second half natin. Pero kasi ang side ng Pacific MACTA, hindi rin talaga sila nagpapatalo. So, andun rin yung nagko-kontra sa winning condition dito ng Sunday Shrooms na papahirapan muna sila ng Pacific MACTA bago nila matikman yung round na panalo na gusto nila. Yeah, it does happen like that, man. But if you look at this, MVA on the off angle, as soon as somebody from Sunday Shrooms shows their face here, he's ready for the headshot. Depende na lang kung tama yung timing, etc. Oh, yeah, in the open, a little bit of a miss galing kay MVA, and that's gonna be opening up the side para sa side ng Sunday Shrooms. Ang ganda nun, pare. Just because of that missed whiff, nagkaroon ng chance sila makapasok na loob ng side. But here, plant. Not happening just yet. Finally converted. Smokes up here para sa kanila. Bantay sarado ngayon yung side. ZYK good for one. But how many more do you have to go through? 30 seconds left here. ZYK good for one. Revenge sa may kabilang side as well. Now it's gonna be doubled up. 2v3 dito. Revenge. He has a rifle. Pwede na siyang mag-lead into that site. Smokes out. Batangs takes down ZYK. The sniper down here. Out in the open. Zuna and Zetra playing around. But the double team, the three-way push, galing sa kanila. Finally, around para sa Sunday Shrooms. Ayan yung iniintay natin from their team na eto ulit tayo. Same and similar pattern na from their side is 6-1. Na-breakdown agad yung run na nakuha dito on the side of Pacific MACTA. But again, this is a good effort. Kailangan mo i-comment on the side of Sunday Shroom. Pero eto si Jay Bice. Siya agad yung naging unang contact on the side of Revenge. And now, a big problem once again para dito sa side of Sunday Shrooms na nawala ulit yung kanilang mismong key player. And once na mawala ito, they need to have a plan B on how to execute well. Kasi nakikita naman natin, dalawang rounds na lang ang natitira at this point for the first half. It's not gonna be fun, buddy. And having lost J-Bice early like that, what are the main methods you have? Gonna be a hard one, Aldrin. At in the open, almost punished here. Pero nakuha na rin si ZYK. So may kabila naman though. Wow. Tamang trade out si paring Aldrin here. Again, the advantage for Pacific MACTA, they have control of hotel. But the second mid, bantay sarado ni Aldrin. It can't be an idea for B unless they do find that kill sa hotel player. But Sunday Shrooms, they're doing the same thing as map number one. Slow it down, hope for the best, and see where it goes. But the problem is, man, Pacific MACTA, hindi sila nagbibigay ng mga free kills dito, man. Yung mga pa-freebie sana.
para dito sa side ng Pacific MACDA. But right now, kasi nakikita pa rin naman natin yung process na mas gusto nilang mag-workout dun sa mga pagpaplano nila na pag-rush in dun sa A-side. Pero as usual, nakikita pa rin naman natin na kaya silang i-cut off ito mga players natin from the side of Pacific MACDA. That was 6-1 score, 25 seconds left on the clock. Time is taking para dito sa side ng Sunday Shrooms. Ito na lang nga yun na magiging last action nila. Pero two of the players ngayon ng Pacific MACDA, they want to retake this one, MVA and Justin. Ika-cut off nga ba nila itong si Batang Susuna 360 with a swing? Pero si Justin with a good recovery. Ang side ng Pacific MACDA na naman, sila ang makakuha ng round. Yep. 7-1, there's a possibility of maybe one more round. Pero tira mo yung mga ngiti ng mga MACDA, pare. Confident. Kita mo, feeling good about it. Even yung bagong buhok ni paring Revenge na medyo kanina pa siya nabubuna sa comment section. Pero dito tayo. Another round here, another day. Another possibility for Sunday Shrooms to get an upset, but it hasn't happened just yet. Smokes out. Ang haga ng smoke ng Pacific MACDA dito. Ayaw nilang ipamigay yung LB sa kanila. Yeah, the flashes as well. ZYK, good for one over onto Batangs. Pero maganda yung pag-usage ng utility this time around. We do take down Alderin, who's always been that stalwart protector ng second mid. But the problem now is whether or not they can get themselves over onto the site. MVA, down at the hands of RRM din. Nag-over-push si parang MVA dito into the main force ng Sunday Shrooms. Ng Revenge taking that long angle. Naharap si RRM. Nararamdaman yung pressure. What? Nararamdaman yung kirot na darating na si Revenge sa may likod nyo. Bypass naman muna. Suna 360. Uy! Bawas na bawas dito. Push out. Galing kay Revenge ulit. And now, the angles, the number of different ways that you have to cut this into different slices dito. Suna 360 down. Sniper versus sniper matchup. Si Revenge pa rin yung nananaig dito. And Revenge, good for one on to Setra. And nandito na si Jay Bice. Napakababa ng health dito. 2v1. And he's getting hunted down. He does not know where they are. What he can do, because there's only one minute on the clock, pare. The C4, hawak ng MACDA. It's looking impossible. Uh-huh. Okay. Possible, definitely the big word para dito sa side ng Sunday Shrooms. Pero for their team, kailangan nilang asikasuhin ito. Kailangan nilang alamin ngayon kung paano protektahan itong C4. Dahil J-Bice, kailangan niya lang naman ng one tap dito sa ulo ni ZYK. Pero napalayo ng trade! Pero sabi na nga ba ni ZYK, isang bala ka lang sa akin, pare. And again, first up natin, tapos na. Moving forward sa second half, same pattern nga ba to? Katulad dun sa set number 1 natin, Juswabe. Kasi 8-1, possible 10-1 nga ba para dito sa ating game. Looking like a serious case of deja vu ngayon. And Pacific MACDA, look at this. 5-man push out through mid. Wala pa tayo nakikita kahit anong presence galing sa Sunday Shrooms dito. Now, Zetra finally getting a kill over onto ZYK. Good opening para sa kanya. But the problem now is whether or not they can continue to keep things in their favor. Kasi look at that. 4-man push over onto B. Ang nakabantay dito. Yung flank galing kay Justin. Ang ganda ng timing. RRM was not ready. And they know where Zetra is dito. That's 1-man down and Suna gone as well. Hawak-hawak na nila yung site dito. Wala pang plant muna yung Pacific MACDA. Alam nila baka may tamang counter flood na paparating. So nakabantay sila. Here though, Justin looking out for the push from second mid. Zetra and company making their way forward into the crosshair of Revenge. First point of contact. The second here is from Justin as well. Grabe yung mga time na nakuha ng Pacific MACDA dito. Si Batang din na natitira. 1v4. Inside of the site, the smoke. Now dissipating Revenge yung kalaban niya dito. Pero wala siyang magagawa. It's another kill. Another round. Pacific MACDA finally making it 2 match points. Yep. And considering all of them, nakita agad natin from the side of Pacific MACDA having the process and napakalaki ng gap into this series. And the Sunday Shrooms, kapit pa tali mga kaibigan. Titignan natin kung makapag-stay strong pa rin ba itong magiging setup ng Sunday Shrooms natin. Kasi, ay, oh, yung pa, Revenge. Nakuha ng isa. Doon naman si Setra dito sa may iskinita. Pero andun pa rin talaga na magkakaroon ng problema para sa kanila. And now a 4v3
3, open yung site. So, ang daming mga rotations na nagaganap para sa kanilang team. Pero once na mawala agad dito si Suna 360, mahirap agad to na magpo-focus na lang mismo-mismo dito sa player from the side of extra, etc. and the side of RRM. And now Justin with a good initiation. And there we go. The last round ay mapupunta sa side ng Makta. At mabilis na panalo. Mabilis na kwentuhan. A 2-0 sweep up against the side of Sunday. Yeah, 2-0. I don't even know what to say, man. Nasabi na natin to kanina, Pacific Malta just fully in control of the series. There was a lot missing for the Sunday Shrooms camp dito sa series.